ID yang Pinoy TV. Welcome back po sa aking channel dito sa ID yang Pinoy TV. Bago po ako magsimula, magpapakilala lang po muna ako. Ako po si James Sumacchio at kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo naman pong kakalimutang mag-subscribe at pakiturn on na rin po ang notification bell para updated po kayo sa tuwing ako po ay mag-upload ng panibagong video. ID yang Pinoy TV. Mga ka-ID yung Pinoy, bago po ako magsimula, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na panoorin niyo po ng buo yung video para naman po makuha niyo po yung step-by-step na isha-share ko po sa inyo. Itong fruit salad ice cream candy po natin ay special, mga ka-ID yung Pinoy, dahil ang gagamitin po natin dito ay mga original na sangkap. So ito po ay pwedeng istak po natin sa bahay, pangkain, para po sa mga hindi nagtitinda dyan. At para naman po sa mga negosyante natin dyan, ay pwede naman po natin itong ibenta. At sigurado po kung maibibenta po natin ito dahil kilala naman po ng lahat ang fruit salad, mga ka-ID yung Pinoy. So ngayon, hanapin po natin yung ating mga customer na mapagbebentahan po natin ng ating fruit salad, mga ka-ID yung Pinoy. So kapag ka namahalan po sila sa presyo ng ating fruit salad ice cream candy, so ibig po sabihin, hindi po sila yung market po natin. Ano po? So hanapin po natin yung mga positibong customer na magugustuhan po yung ating produkto. Ano po? So wag po kayong mawawala ng pag-asa. Wag po kayong madi-disappoint kung sakaling may mamit po kayong customer na magre-reklamo po sa presyo, na magre-reklamo sa size ng ating ice candy. So kung positibo po tayo, dapat yung customer po natin, hanapin din po natin yung mga positibo at yung sigurado pong makaka-appreciate ng ating mga produkto. O di ba mga ka-ID yung Pinoy? So ngayon, simulan na po natin. ID yung Pinoy TV. I-ready na po natin yung tubig. 5 litrong tubig po yung kakailanganin po natin ngayon. Tapos, syempre, papakuluan po natin. Habang pinapakuluan po natin yung tubig, ito po yung mga gagamitin po natin. Today's mixed fruit, 2 Alaska iba, wash na asukal, at yung ating cornstarch. So, unahin na po natin i-ready itong ating today's mixed fruit. So, i-drain lang po natin yung ating gagamitig mixed fruit. I-slice po natin itong ating mixed fruit ng maliliit lamang po. So, pwede po kayong gumamit ng kutsilyo kung doon po kayo komportable, or pwede naman po kayong gumamit ng gunting. So, after po natin ma-slice itong ating mixed fruit, ay isunod na po natin i-ready ang ating cornstarch. So, 1 cup ng cornstarch lang po yung gagamitin po natin. So, sa 1 cup po na to ay i-dissolve po natin ito ng 1/2 cup na tubig lang po. Pag kumukulo na po yung tubig, ay ilagay na po natin yung ating mixed fruit. At lutuin po natin hanggang 10 minuto. After 10 minutes at kumukulo na po siya, ay ilagay na po natin kasunod yung wash na asukal. So, tunawin po muna natin ha. Tapos, isunod na po natin yung 2 Alaska Ibab. Pagkatapos po ng Alaska Ibab, ay isunod na po natin yung ating tinunaw na cornstarch. So, halu-haluan po natin ha, para hindi mamuo yung ating cornstarch. So, paglagay po natin ng cornstarch, ay lutuin po natin ulit ito ng hanggang 5 minuto lang po. Papalamigin na lang po natin ito para mailagay pa po natin yung iba pa nating ingredients. Kailangan po natin ng 1 Nestle cream at 2 Alaska condensed. So ito lang po yung gagamitin natin. Siyempre, ilalagay lang po natin ito sa ating mixture. Ah, simutin nyo po mga ka-ID yung Pinoy ha. Sayang po yung maiiwan. Pagkatapos po, ay haluin po natin itong mabuti. Oops, mga ka-ID yung Pinoy, may nakalimutan akong ilagay yung ating Eden cheese. So ayan ha, maliit lang pong Eden cheese yung gagamitin natin. So, nailagay ko po kasi sa refrigerator para naman po kasi pag gagamitin na ay madali po natin siyang i-chachap. Yan, so ready na ang ating cheese. Tapos, ilalagay lang po natin sa ating mixture. At pagkalagay na, ay hahaluin lang po natin itong mabuti. At pagkahalo natin, ay ready na po itong i-repack. ID yung Pinoy TV. So, mag-i-start na po tayong mag-repack, mga ka-ID yung Pinoy. Ang pangtakal ko po ay ang sukat niya ay 1/4 cup. So ito po yung gagamitin natin. Tapos ang size po ng plastic ay 1.5 by 10. So simulan na po natin. By the way mga ka-ID yung Pinoy, huwag niyo pong kakalimutang magtabi ng chopstick kasi pagka may bumara po sa imbuto ay mabilis po natin siyang maitutulak. So simulan na po natin. Ayan, so dapat ganito mga ka-ID yung Pinoy ha. Ito pong salad natin ay maibebenta po natin ito ng hanggang 10 piso
Or sa ibang location ay po pwede po nating ibenta ito ng hanggang 12 pesos. Kasi special po ito. Lalo na po sa mga tourist destination dyan. Kung meron mang pong nanonood sa inyo na taga Visayas at Mindanao, please mag-comment naman po kayo at para malaman ko naman po kung meron pong nanonood sa atin na taga ibang lugar, mga tourist destination. So ito na po. Ayan. So ito na po ang ating fruit salad ice cream candy. So ngayon, irerep ako na po muna ito mga ka-IDM Pinoy. Uy! O diba mga ka-IDM Pinoy? So ngayon, bilangin na po natin. So ito po, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 90 pieces mga ka-IDM Pinoy. So ngayon, ito na po yung mga nagastos po natin. 5 liters na tubig, iyan po ay presyohan po natin ng 15 pesos. Isang 836 grams na fruit cocktail or yung fruit mix mga ka-IDM Pinoy, ito po ay 80 pesos. Dalawang 300 ml Alaska Condensed, ito po ay 59 pesos ang isa, so 118 po ang dalawa. Dalawang 370 ml Alaska Evaporated Milk, ito po ay 43 pesos po ang isa, so 86 pesos po yung dalawa. Isang 250 ml Nestle Cream, ito po ay 60 pesos. Kalahating kilo ng wash na asukal, ito po ay 28.5. 1 cup cornstarch, ito po ay 4.5. Isang 45 grams na Eden cheese, ito po ay 13 pesos. Yung plastic po natin, ang size po ay 1.5 by 10. So isa po yung nagamit natin, 8 pesos. At yung electric cost po natin ay 25 pesos. So ang total po ng nagastos natin ay 438 pesos mga ka-IDM Pinoy. So ngayon, yung 438 pesos po na yan ay i-divide po natin sa 90 pieces na ice candy na nagawa po natin. Ang kalalabasan po ay 4.86 pesos. O di ba mga ka-IDM Pinoy, i-round off na po natin yan sa 4.9. So halos 5 piso, di po ba mga ka-IDM Pinoy? So ngayon, alam na po natin kung magkano po natin pwedeng ibenta itong ating fruit salad ice cream candy. Mga ka-IDM Pinoy, ito po ay maibibenta natin hanggang 10 piso dahil nga po ito ay special. Nakita nyo naman po yung mga ginamit po nating ingredients, di po ba? So ngayon, wala naman po problema kung ibibenta nyo po ito ng 8 pesos mga ka-IDM Pinoy kung iyon lang po yung kaya ng mga customer nyo. But since mga ka-IDM Pinoy, hanapin po natin yung mga customer natin na mabibentahan po natin ng 10 piso at makaka-appreciate po sa ating fruit salad ice cream candy. So ngayon, subukan po natin sa 10 pesos mga ka-IDM Pinoy. So 10 pesos times 90 pieces, ang kalalabasan po ay 900 pesos mga ka-IDM Pinoy. Tapos, i-less po natin sa 900 pesos yung 438 pesos na nagastos po natin. Ang kalalabasan po ay 462 pesos mga ka-IDM Pinoy. O diba, iyan po ay tubo na po natin. Medyo malaki na po, di po ba? Samantalang ang ice candy po natin ay 90 pieces lang po, di po ba? So, kayang-kaya na po natin ubusin ito mga ka-IDM Pinoy. So, yun lang po muna mga ka-IDM Pinoy. Muli, ako po si James Sumacchio. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo naman pong kakalimutan mag-subscribe at pakiturn on na rin po ang notification bell para updated po kayo sa tuwing ako po ay mag-upload ng panibagong video. Muli, hanggang sa susunod na IDM Pinoy TV. IDM Pinoy TV.